Hello mga ka-SFT! It's Tuesday, October 6. Hihilingin ng Philippine National Police sa mga barangay officials na magkaroon ng ordinansa sa pagbabawal sa pagkanta o videoke ban tuwing oras ng klase. Layo ng nasabing rekomendasyon na iwasang maabala ang mga online classes ng mga mag-aaral sa kani-kanilang bahay. Sa Maynila, bawal na ang pagkanta sa videoke ng lagpas alas 10 ng gabi. Pero susubukan daw itong baguhin para makasunod sa videoke ban tuwing may pasok ang mga mag-aaral. Mahirap mang huminga habang suot ang face mask, hindi naman daw ito nakakaapekto sa oxygen levels ng ating katawan. Sa eksperimentong isinagawa ng mga scientist ng Journal na Thorax, wala raw masamang epekto ito kahit pa sa mga taong mahihina ang baga. Ang pagkairita naman ng mukha dahil sa face mask, maaaring dahil sa mga sensitibong facial nerves o sa hiningang paulit-ulit nating nalalanghap. Hindi raw dapat maging dahilan ang mask discomfort para mabawasan ang ating safety measures ngayong may pandemya. Nasa halos 20 milyong mga Pilipino ang nawala ng trabaho. Ayon yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Lumabas din sa resulta ng survey na 14% o 2 sa kada 5 Pilipino ang nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Bukod sa unemployment, nasa 7.6 milyong pamilyang Pilipino naman ang nagutom noong nakaraang buwan. Paalala pong muli, bukas na ang voters registration. I-download lang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. We are streaming first before airing on GMA News TV. On behalf of Atom Araulio, I'm Shai Lagarde. And I'm Manal Sugadol. Stand with us. Stand for truth.